Ito po isang LED strip light, mga kada. Yan. So, saan ba ginagamit ang ganitong strip light, no? O, ginagamit po ito, mga kada, sa mga cube ceiling, no? Para magkaroon ng shadow yung ating kisame o ceiling. Yan, pang design po ito, mga kada, para gumanda ang reflection ng ating kisame sa pagdating sa mga lighting, no? So, yun, ginagamit din ito sa mga ating mga lababo, sa mga hanging cabinet sa ilalim para nagkakaroon din ng shadow ang ating harap o magkaroon ng magandang reflection ang ating lababo, ano. So, yun, mga kada, ito pa ay 7 meters. Yan. So, ngayon, dahil alam ko nandito ka sa aking channel, gusto mong malaman paano ang tamang pag-cut nito, paano pag tamang pagkabit nito para umilaw siya. So, yan ang ating ituturo sa inyo. So, kung ikaw ay veterano na at kabisado mo pag kabit sa mga ganito o talagang bihasa ka o professional ka sa mga about sa mga ganito, so hindi para sa inyo to, mga kada, para ito sa mga gustong matutot mag DIY na mga beginners, ano, para sa inyo ito, mga kada. Dahil beginners ka, pa-subscribe ka agad sa ating channel DaTV Official at pakipindot na rin ang ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na mga tutorial na mga informative para makatipid, no, sa ating mga kumpunuhin sa ating mga problema sa bahay. So yun, here we go, umpisahan na natin. At kung bumili ka ng strip light na ganito, mga kada, ay siyempre may kasama po itong adapter. Yan, plug adapter. Ito po yung kasama niya, no? And then may kasama din siyang male connector. Yan. So ito yung mga kasama niya pag bumili ka ng strip light. So pwede kang bumili ng 1 meter, 2 meters, 3 meters, 5 meters o kung anong sukat ang inyong paglalagyan. So pwede pong pwede. So sa presyo nito, mga kada, makikita nyo, mga kada, ay naglalaro lang po ito sa mga 200 per meters, depende sa brand at depende sa laki. So ito po ay 10 mm. So yan, dahil beginner ka, mga kada, so ito ang magiging trouble sa iyo, ano, nalilito ka kung saan ka. Ito po isang buong strip light, 7 meters po ito, mga kada. So ito po yung kabilang dulo niya at ito po yung kabilang dulo niya. So yun, dahil yun nga, beginners ka, so malilito ka kung saan ba ako magkakabit para iilaw ito, ano. So huwag kang mag-alala, mga kada, kahit sa kabilang dulo ka magkabit o sa kabilang dulo ka man magkabit, ay pupwede po yan, mga kada. Basta isa lang pipiliin mo sa dalawang dulo, ano. Kung makikita nyo, mga kada, ang kabilang dulo ay negative B, you know? And then sa kabilang dulo naman ay positive A. So, A and B. So, kabila ang dulo po ito, mga kada, isang buo, ano? So, ngayon, dahil beginners ka nga, wala kang idea pa kung paano ito papailawin. So, malilito ka talaga kung siyempre na natakot ka, baka sasabog, ano? So, siyempre nasa isip mo dahil beginner ka nga. So ito, huwag kang mag-alala, mga kada, dahil pwede kang magkabit dito sa A or B, no? Walang problema dyan, mga kada. Basta gagamit ka lang sa kasama nitong binili mo. Yan, itong adapter. Huwag kang gumamit ng rekta, no? Rekta na ganito, ha? Kasi although iilaw naman siya, mga kada, pero magkakaroon siya ng pirsado yung LED natin at pupundi, ano. Kahit sabihin mo na ito ay 220, yan, kahit sabihin mong 220 volts ito, ay pwede mo na irekta, hindi po pwede, mga kada. So, magkaroon siya ng problema. Although iilaw, pero magkakaroon siya ng blinking at pressure para mapundi ang iyong LED lights. So, sa pag-connect, mga kada, ayun, kung makikita, mga kada, ay dito muna tayo sa A, positive, ano, yan. Gagamitan po natin siya ng male connector, yan, kasama po yan sa bibilhin mo. So, kung makikita nyo, mga kada, yung line 1 niya, nandito, din ang line 2, nandito, no? Yan. So ito 'yon, yung dalawa na 'yan. So medyo yan, isa, dalawa, yan. So yung maliit na connector, mga kada, dito natin ipapasok, no. Kailangan pagpasok mo ay tatama sa mismong kable, ano, sa may wire, no. So yan, yan siya. So diin niyo lang, mga kada, yan. So minsan, mga kada, ay
hindi siya tutugma, ano, yan, oh. May ganito talaga na hindi tutugma. So, babanatin mo na lang yan, mga kada. Kaya namang banatin, no? So, pipilitin mo na lang na ipasok doon. Yan. Yan, diin mo pababa. Yan. Yan. So, be sure na yung ating mill connector ay tumama sa mismong kable, ano, dumikit yan, dumikit din. Next ating gawin, mga kada, yan, pasok natin yung dulo ng ating plug connector. Yan, itong dulo na ito, yung puso na ito, mga kada, ay may cover, so tinabas lang natin para mas makita nyo at madali, no. Ito po yung original, mga kada, yan, may kasamang cover siya para pag pinasok mong ganyan, talagang matatakpan. So tinanggalan lang muna natin para mas makita nyo ang ating demonstration, ano. So ngayon, mga kada, yung sa ating adapter ay iko-connect na siya, ano, para iilaw na siya. So siyempre, ipa-plug in na natin sa outlet, ano, para iilaw na siya. Pag ganitong paraan, mga kada, ay iniisip mo na talagang iilaw siya, ano. So ngayon, isasaksak na natin siya. Siyempre, expected mo, iilaw na, no? So, hindi umilaw, mga kada, no? Inahakunik na yan. So, ibig sabihin, baliktad po ang pagkakabit natin, ano? So, bunutin muna natin. Then, baliktarin lang to, mga kada. Yan. Kasi, akalain nyo na defect po ang ating strip light. So, hindi. Baliktarin mo lang, mga kada. Ito. Yan. Then, isasaksak mo ganyan. Yan lang. Pag hindi umilaw, pagsaksak niya, ibig sabihin, baliktad po ang ating pagsaksak, ano? So, ngayon, isasaksak na natin, mga kada. Yan. So, sa ating video, medyo may gumaganong-ganong lights, pero umiilaw po siya, mga kada. Nilipat natin dito sa B, negative. So, sa kabilang dulo ito, mga kada. E dito tayo kanina nagkabit sa A, positive, no? So, kaya huwag kayong matakot kung saang dulo pwedeng magkabit. So, either kabila A and B, pwede po kayong mag-connect, mga kada. So, ganun din yung dalawang kable niya, makada. Yan. Yan, isa, dalawa, no? Dyan po natin na tutusukin. Kailangan magtatagpo yung dalawang wire natin, no? Kumbaga, tatama. Yan. Kailangan na yung pin mo, yan, yung pin mo tatama dito sa maya kable. Yan, yung wire niyan. So ngayon, isasaksak na natin. Yan, ganoon din, mga kada, kung halimbawa pag saksak mong ganyan baliktad, hindi iilaw, sabihin baliktad din. So baliktarin niyo na lang din, no? So, subukan natin 'to kung iilaw. So yan, sasaksak natin. So hindi umilaw. So ibig sabihin, baliktad yung pagkakabit natin, ano? So pwede mong bunutin mo lang. So hindi natin binunot doon sa pinaka main line. So baliktarin mo lang, makada, din tusok mo. 'Yon. So umilaw siya, no? Yan. So ganun lang, makada. So ibig sabihin, makada, dahil beginner ka, hindi mo nga alam, nalilito ka kung saan ka mismo magkukonek. So, pwede po siyang baliktaran. Ang ipapakita ko naman sa inyo, mga kada, ay kung paano magputol nito at mapakinabangan pa ang ating napuputol, ano. So, yan. So, ngayon, mga kada, ay papakita ko sa inyo kung saan pwedeng tamang pag-cut o pagputol nitong ating strip light, no. Kaya siyempre, pag sobrang mahaba yung strip light natin, din yung kukonsume mo lang isa 2 meters o 3 metro o 4 na metro, 7 meters ito, so sobra ang imong strip light, no? So siyempre, kailangan kang mag-cut ng strip light na tutugma dun sa inyong paglalagyan. Dito po sa positive, mga kada, papunta dito sa, ano, titingnan mo lang, mga kada, kung yung gap niya, no? Yan, diretso lang yan, yan, diretso, yan. Diretso lang siya, mga kada. So, pag makakita ka ng ganito, mga kada, na connector, so hindi ka pwede ditong mag-cut, ano? Kasi sa likod niyan, mga kada, yung line 1, line 2 natin, hindi po konektado pag kinat mo na. So, yan. So, pag buong ganyan, mga kada, ay hindi yan po pwedeng putulin natin. So, didiretso lang tayo hanggang 1 meter. Yan.
Yan. So, dito mga kada, makikita mo na yung negative B. Yan. So, nagkaroon siya ng gap, no? Sa ating lead strip light. Yan. So, dito portion mga kada, pwede nating gupitin. Yan. Ito ang portion na pwede nating magupit, no? So, yung negative B natin at positive A, yan, ay equivalent mga kada ay isang metro. Yan. So, dito ka pwedeng magputol. Yan. So, bawat 1 meter mga kada ay may gap po tayo na pwedeng magputol. Yan. So, ngayon, para mas maintindihan nyo ang linya ng ating line 1, line 2 mga kada. So, sa negative ay nandito po ang linya sa kabilang side. Yan. Nakakunik siya dito mga kada. Itong B, yan ang pinakahinang niya. Nagtawid siya ng wire papunta dito sa negative niyang line 1. No? Oh, yan. Di ngayon, yung positive niya mga kada ay nandito sa kabila. Wala siyang connection. Dahil nandito siya sa A. Yan. Yan. Sa A, di ngayon yung likod yung wiring sa likod, tumawid siya dito. Yan. So, big sabihin niya mga kada, yung negative niya, bumato siya papunta doon sa dulo. Then ngayon yung A naman, nandito sa kabila, bumato papuntang sa B dito. So, big sabihin, yung A and B ay nasa kabilang dulo. Yan. So, ibig sabihin, kung mag-connect ka nga dito, po pwede. At mag-connect ka dito, pag kinat mo to, po pwede. Ano? Kung halimbawa, mga kada, ay 2 meters lang kailangan mo, kung ilang metro yan. So, kung kailangan mo mag-cut. So, example, 1 meter lang yung kailangan natin. Mula dito sa positive, mga kada. So, kung 1 meter lang ang kailangan natin, yan. Hanggang dito, no? So, ikat, kailangan pag nag-cut ka nito, mga kada, ay gitnang gitna, no? Para itong portion na to ay magagamit din natin. So, yan. Kahit gumamit kayo ng gunting or sharp cutter, pwede. Gitnaan mo lang, mga kada. Malambot lang naman to siya, mga kada. Yan. So, ito yung sobra. Tabi muna natin yung sobra. So, nakat na natin mga kada. Yan. A and B, pwede tayong magkabit mga kada. No? So, basta tandaan niya lang mga kada ay hindi tayo po pwedeng gagamit ng ganito. Ha? Although iilaw siya, ay magkaroon siya ng pressure. No? O kung baga mapirsa yung LED, mapupundi rin sa mabilis mapundi. Ano? So, ito ang kailangan natin. Yan. Yan. So, halimbawa mga kada ay yun, tinuro ko na sa inyo kanina na pag halimbawa mag-connect tayo, no? Ay dito lang. Diyan. Din ngayon, o ilaw siya. Din ngayon sa kabila, pwede rin iilaw din siya. So, yun. So, paano mga kada kung halimbawa wala kang ganitong mila connector? Yan. No? Sabihin na naubos o talagang nawala o ano, may ganung in case na ganun mangyayari, may scenario na ganun mga kada. So kailangan mo na magkabit ng strip light na ganito. So ngayon didiskartehan mo. So syempre, meron ka naman ganito. So ito lang ang wala sa iyo, no? So tabi natin 'yan. So ito lang. So pag itong paraan mga kada ay hindi mo po pwedeng ma-connect, siyempre, no? Kasi nakabalot ito at nakabalot din ito, no? May wala kang chance na maiilawan yan. Hindi ngayon mga kada, ang gagawin natin, irikta natin siya dito, no? Irikta. So, pag nag-irikta ka dito, siyempre, kukunin mo yung line 1 at saka line 2 nito. Yan. So, mapakita ko sa inyo. And then ito, puputulin mo rin at kukunin mo rin yung line 1, line 2. Then, erekta mong connect dito. Yan. So, yan. So, either dito ka magkuha or either. Basta isa. Yan. So, umpisa natin at ipapakita ko sa inyo. So, una, ay kakat mo to.
ito muna ang plug ang ating gagawin, no? Yan. So, landahan lang kayo. Yan. So, ito yung line 1, line 2. Ito nga kukunin. Yan. Di na balatan natin, mga kada. So, pag nag-cut kayo ngayon ito, mga kada, kabila din. Okay lang mapantay, no? Kasi doon sa kabilang strip light, kahit doon na gagawa tayo ng paraan para... Yan. So, yan. Ganyan na siya, mga kada, no? So, tinanggal natin yung connector din niya. So, ang challenge natin, either dito tayo sa A and B, walang problema, kahit baliktad, ano? Kaya, so, dito tayo kukuha. So, titingnan mo yun, mga kada. Yan. So, dito sa positive A, mga kada, yan. Yung nakahinang sa kanya sa dulo, yan, yung tabi ng A, ay may wire po yan na kunik sa line 1. Yan, yan. Kasi binaliktad dito. Line 2, pwede natin kunin, no? Kunin natin dito. So, ingatan mo lang na yung wire lang talaga ang kukunin mo. Yan. Siyempre, dandaan yung makada ay tatabasin natin. Para makuha natin yung wire. Madali lang naman siya tanggalin, mga kada. Para nagbalat ka lang din ng wire, ano, yung yan. Para nagbalat ka lang ng tanso. Yan. Kunin mo lang. Kunin. Yan. Saban natin mo na lang. So, yan. Yan siya. Yung wire to, mga kada, ay nanggagaling dito sa B negative, no? Yan. Kasi nakakunik siya dito, yan. Tapos bumato na siya hanggang dito. So, ang A naman natin, pagdating dito sa kabilang dulong B, ay wala po siyang kunik, no? Kasi nakadugtong yan doon din sa yung pinag-cut natin. So, dito lang din tayo kukuha, no? Yan. So, ito yung itong wire na to ay galing sa negative B. Yan, dahil ito ay positive. So, pagkuha natin sa positive A, mga kada, ito. Huwag nating dito kunin, no? Kasi pag once natin dyan kinuha, may tendency kasi na mahahatak natin to, no? So, mahuputol yung connection niya. Pwede naman, pero kailan medyo risky kasi, mga kada, baka magka-short, magkalapit sila, no? Pag nagdugtong ka dito, paliwa, idugtong mo na ito dito, no? Pagdugtong mo na dito, ay masyadong malapit, risky, no? Dahil baka mamaya, biglang dumikit sa isa't isa, delikado yon. So, mangyari mga kada, yung connection na to, yung dalawa na to, wag tayo dito kukuha. Pwede tayong bumaba ng konti. Dito natin siya kunin, no? Sa baba, no? Para malayo sila. Yung connect nito at saka yung connect natin dito malayo. So walang chance na magdikit ang ating wire. So dito natin banda siya kukunin. So yan. Ganun din, tatabasin mo lang, gagatlayin mo lang makadadahan. Alalay lang talaga, no? Kailangan bis mo na alalay na pagtanggal. Kailangan dudukutin mo lang siya dito. Ganda kasi mapuputol yung wire kung masyado yung bilisan, no? Alalay lang. Yung mahuhugot, makukuha lang natin. Then, kung malapit na makada, dukutin nyo lang. Tapos, angat nyo. Yan. Yan. Bahagyang angat lang makada. Yan. Yung kaya nating ipasok dito yung wire nating pandugtong. Yan na. Yan. Yan. Ganun lang makada. Yan. So, yun na siya. So, dito yung line 1 natin, nandito. Yung line 2 na nandito. So, malayo, no? So, yan, oh. So, diba? So, ngayon, mga kada, ikabit na natin yung ating wire, no? Yan, so, kung in case naman, mga kada, na
magbaliktad yung, halimbawa kung nagkabit ka, tapos hindi umilaw, so ibig sabihin mga kada, baliktad yung pagkakabit mo, ano. So ito, dito natin ikabit sa isang line 1, sa, ito yung negative. Yan. Dito natin ikabit, yan. Kailangan maayos din pagkakabit mo, no. So ito, walang chance na magdikit dahil malayo sila sa isa't isa. Yan. So, yan. So, ito, ititip na lang to. Ititip mo lang to mga kada. Yan. The next mga kada, yung isang portion. Yung inuka natin. Yan, yung dito. Ipasok mo lang dito sa may yan, oh. Yan. Pasok lang natin yung wire natin ng isang linya. Yan. Then, lock natin ng maayos. Kailangan na mahigpit yung pagkakabit mo mga kada para hindi tayo hindi magsu-short ng ating kuryente. Yan, so yan, pag nakakabit na, so malayo siya, 'di ba? Kaya hindi siya puro na didikit sa kabilang side. So, siyempre, ilagyan natin ng electric tape. So basta kung mag hindi na pagsaksak niyo mga kada ay hindi iilaw. So ibig sabihin baliktad yung wirings niyo pagkabit, no. Pagbaliktarin niyo na lang. So yun, 'di ba? Yung unang pinakita ko sa inyo kanina na nakasaksak ay hindi umiilaw, so baliktad. So ganoon lang. Kung okay na, ayos na yung connection, umiilaw na 'to. So titip niyo na, no. So yan. So itong dulo, pwede niyo rin yung pura safety, pwede niyo yung takpan ng so although may cup nito mga kada kasama, no. May cup, wala lang kong cup ngayon. So, may cup tong kasama na pwede mong takpan yan. So, electric tape, pwede na. Dahil Pilipino tayo, marunong tayong magkumpuni ng ganyan, discarte. So, yan. So, ganyan na mga kada. O, diba? So, kung halimbawa, wala kang pin na ganito, so, kayang-kaya mo idudugtong. Doon mo lang kukunin, no? So, wala ka, kahit sabihin mong pangit tingnan, hindi mo naman to gagamitin sa naka-expose. Doon mo naman to gagamitin sa mga cove light o nakatagong area mga kada, no? So walang problema, at least as long as na maganda yung pagkakabit mo at yung connection mo. So ngayon, itatry natin isaksak para umilaw. Yan, so isasaksak na natin mga kada. O, diba? Ayos. So, ayos na ayos. So, ganun lang mga kada, yung mga discarding Pilipino tayo eh. Kaya, yun, itong tips ko sa inyo kung paano mag-cut, saan siya ang portion ika-cut mo, at, di ba? At kung paano magdugtong in case na wala kang mill connector, yan. So, may mga pamamaaraanan mga kada. So, ngayon, ay, ang problema naman natin mga kada ay, yung connector, no? Yung halimbawa, gusto mong may putol, tapos may putol ka, then ngayon ay gusto mong i-connect dito. So, may nabibili pong mga kada ng adapter na ganito. Yan. May nabibili pong connector mga kada na ganito. Then, may isa pang kabilang side, no? So, wala kasi ako dito. So, kung mag-improvise ka naman, ay pwede rin. Pero ganun din, kukunin mo yung wire dito, kung anong putol dito, ipagdudugtong nyo na lang. Pero kailangan, yung pagdudugtong mga kada ay be sure lang na maayos din. Kasi kuryente po ito mga kada. Yan. Be sure lang na maayos yung separation ng wirings natin. Ano? Yun lang ang pinaka-importante.
So yun mga kada, ay sana may konti kayong nalalaman kung ikaw yung beginners na nanood sa atin at nabigyan ko sana kayo ng konting tips no about sa mga strip plates. So maraming klaseng strip plates mga kada. Makikita niyo naman yung kung madali niyo lang maintindihan kung natuto kayo rito no. So yun lang mga kada, maraming salamat kung nagustuhan niyo itong ating gawa ngayon at kung paano magputol at tamang diskarte kung mag-connect sa ating strip light. Pakibigyan naman akong like at pakiano naman yan mga kada, subscribe na. So, yan, maraming salamat at sa sunod nating videos, magkita-kita pa tayo. So, yun, thank you very much mga kada, maraming salamat.